Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa pasimula po ng pagpasok natin sa Banal na Sanlinggo, tayong lahat ay inaanyayahang tularan ang halimbawa ni Maria at ni Martha, at ni Lazaro, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus na nagmahal at nagbigay ng tamang pagsunod sa ating Panginoong Jesus hanggang sa krus. Wine-welcome po natin ngayong umagang ito ang ating mga pilgrims mula sa Bicol, headed by Father John. Ganon din po mula sa Silang Cavite, headed by Father Ariel. At mula din po sa Muntinlupa City, headed by Father Edgar Joseph. Kasama po nating ipinagdadasal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ang inyong mga panalangin at hinihiling natin sa kanyang pamamagitan na katulad ni Santo Padre Pio, mayakap natin ang paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Jesus bilang tumutulad sa Kanya, bilang tumutulad kina Lazaro, Martha at Maria, mga tunay na alagad ni Jesus sa gawa at sa puso. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawanin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan ay makabangunawa at makapanindigan. Pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad ko siyang magsalita, ni hindi nagtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang kartarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kaniyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago pa mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Kami sa'yo, mali namin, Jesucristo, ang pagdamay mo sa tao, ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasa ng kanyang buhok, at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote,
ang alagad na magkakanulo kay Jesus ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang babango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudiyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudiyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang dalawang larawan ng tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Ang unang larawan ay sa pamamagitan ni Maria. He is a kind of disciple of Jesus na puno ng pagmamahal at debosyon sa Kanya. On the other hand, isa pang larawan ng disipulo ng ating Panginoong Jesus ay si Judas Iscariot. Siya naman ang larawan ng isang disipulong parang totoong-totoo ang kanyang sinasabi. Ang ganda ng kanyang pananalita. Sa kanyang sinasabi, para bagang very ideal disciple, nagmamalasakit sa mahihirap, pero siya ang larawan ng tinatawag na hypocrisy. And alam naman natin ang naging role niya, he betrayed Jesus. He's a picture of hypocrisy and betrayal. Itong dalawang larawang ito, kung ating titingnan sa buhay natin, sa journey natin sa pagpapakabanal, ay nasa sa atin. We experience loving Jesus. Sa paglalakbay natin sa kabanalan, alam natin kung papaano mahalin ang ating Panginoong Jesus. Alam natin kung papaano mag-devote ng panahon sa Kanya. Well, at least, yan ang aking presumption sa atin at this age, at this point in our journey. Pero hindi lamang yun. Sa kabila nun, alam natin din kung anong ibig sabihin ng hypocrisy and betrayal. Sapagkat karanasan din natin yan. Sisimba tayo. Iiyak tayo sa harap ng ating Panginoon dahil tayo ay nagkasala at nagkamali. Sising-sisi tayo sa ating mga maling nagawa. Pero pagkatapos nito, pagkatapos ng ating experience of forgiveness and mercy and love of God, dahan-dahan tayong muling babalik sa pagiging Judas sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ngayong tayo'y pumapasok na sa banal na Sanlinggo, huwag natin sanang makalimutan na ang paanyaya sa atin ay samahan ang ating Panginoong Jesus sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap, pagkamatay sa krus. And to be able to join Jesus, kailangan ng tinatawag na ehemplo ni Maria. Kailangan ng
love and devotion to Jesus. Sa panahong ito, asahan natin ang destruction. Asahan natin ang temptation. Asahan natin na may mga tukso sa atin na tularan si Judas. Ayawan ang krus sapagkat yan ay bahagi ng ating pagkatao. Pero kung tayo ay mahal at may debosyon sa ating Panginoong Jesus, kakayanin nating sumama sa ating Panginoong Jesus ngayong mga panahon na ito, lalo pang't binigyan tayo ng 40 araw na paghahanda. While preparation is very important to succeed in our or in the invitation for each one of us to be like Jesus on the cross, kaakibat po niyan ay yung laman ng ating puso. Nandiyan na ba ang pagmamahal at debosyon sa ating Panginoong Jesus katulad ni Maria para siguraduhin makakasama niya tayo sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay at muling pagkabuhay. Kung wala niyan, hilingin natin ang biyaya ngayong mga panahon na ito upang huwag tayong maging katulad ni Judas, i-betray ang ating Panginoong Jesus. Huwag sana tayo maging makabagong Judas na patuloy na nagtataksil sa ating Panginoong Jesus sa paggawa ng masama. Ang mga panahon na ito ang nag-aanyaya sa atin upang patunayan natin na tayo ay tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Mahirap pong maging disipulo ng ating Panginoong Jesus. Hindi madaling maging disipulo ng ating Panginoong Jesus sapagkat ang pupuntahan natin ay krus. Kontra sa kung ano tayo bilang tao. Pero may biyaya ang Diyos. Ngayong panahon na ito, hilingin natin sa Diyos ang biyaya na maranasan natin at matutunan siyang mahalin at ialay ang buhay natin sa Kanya katulad ni Maria upang huwag tayong maging mga makabagong Judas ng panahon na ito. Madali daw pong maging Kristiyano. Bubuhusan ka lang ng holy water at bibinyagan ng pari, Kristiyano ka na. Pero mahirap magpaka-Kristiyano sapagkat sa likod ng pangalang yan ay ang pananagutan at paninindigan. Sana ngayong mga panahon na ito at sa mga susunod pang panahon, mapanindigan natin ang katotohanan sa likod ng pagiging tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesus katulad ni Maria. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo sumasamor, humihingi ng patawad mo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alam na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin. At pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manal ka pa, may kapal, manalang iyong pangalan, manalang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pinayay napalakan at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pag-ita na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayat sa lahat. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, dingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng managkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wago kami ipaintulot sa tukso Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit.
Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Tampo ng magiging one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa Pambansang Dambana mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng Muling Pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ikalima, bahagi ng mga gawain natin ngayong mga mahal na araw, tayo po ay mayroong pagpapakumpisal mula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo. Ito ay sa ikawalo ng umaga hanggang ikalabing dalawa ng tanghali at sa ikaisa hanggang ikalima ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Biyernes Santo ng hapon. Gayun din naman, ngayong Miyerkules Santo ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Estasyon ng Cruz sa ganap na ikalima ng umaga mula sa Barangay San Isidro Sur. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 pesos. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tinapay mo ang tao tulad sa sariwang damo. Sa umaga'y mabigkas, sa gabi nalulungkot. Sa amin ay ituro karunungan ng puso. Ang pag-ibig sa'yo ay aming natantong.